Ayan ang mapagpalang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Sa ating pong mga kabisnes at mga kapapi, mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Taong Gala, sa araw na ito, bigyan natin ng reaction video itong nangyari sa buhay ni Bong. Matibay na. Akala natin si Bong ay kaya ng labanan ang kanyang mga nakaraan, ang kanyang mga bisyo. Akala natin si Bong ay tuloy-tuloy na ang pagbabago. Pero nagulat tayo. Ito nga pong mga nagdaang mga araw, nagulat tayo sa nangyari kay Bong. Kung inyo pong matatandaan mga idol, mayroon po akong mga reaction video nung mga nagdaan. Ano po? At nasabi ko po ito, na-predict ko po ito. Ang sabi ko noon sa aking reaction video, ang isa sa kinakatakutan kong kay Bong, isang bagay na kinakatakutan ko kay Bong, ay sa oras na mangyari sa kanya yung pinakamalalim na depresyon, sapagkat babalik siya sa kanyang pinanggalingan ng higit pa. Kumbaga, aat na siya ng pinakamalayo sa kanyang pinanggalingan. Which is nangyari nga po. Bakit? Kasi nakita natin si Bong na bumalik sa kanyang pinanggalingan. Bumalik sa bisyo, nangalakal, naging, sabi nga ni yung isang kasama, si Damo. Sabi nga ni Damo, ay nung nakita niya si Bong, nung panahon na hindi pa siya nakabalik sa Kagwang, nakita na niya si Bong na balik na uli yung buhok. Taong grasa na uli. Ang pinakamalala dito, dumating na sa punto na nagbibenta na si Bong ng kanyang mga gamit. Marami ang nakita ko sa comment section nang hinayang ang iba hinusgahan si Bong. Galit sa kanya, ayaw na sa kanya. Pero sa atin, sa aking punto mga idol, bakit nga ba nangyari ito kay Bong? Una, hindi ako psychology para ipaliwanag ang mga bagay kung bakit nangyari ito kay Bong. Pero mas gusto kong i-share sa inyo ang aking karanasan kung paano ko nakikita ang mga ganitong klaseng tao. Alam niyo po, una sa lahat, ang nakikita ko kay Bong ay si Bong yung tao na kapag nagkakaroon ng pagkakamali, di baling sakta niya, pahirapan ang kanyang sarili. Inilalayo niya ang kanyang sarili sa mga taong tumutulong sa kanya. Bakit ko nasabi ito? Nag-ugat ang lahat ng ito kung ating mapapansin. Nung ibininta niya ang kanyang bike, di po ba? Sinita siya. Although, hindi naman siya pinagalitan ni Mr. Kabisnes. Pero, doon nag-umpisa ang lahat. Ang basa ko, si Bong ay nagkakaroon ng yung bang mayroon siyang guilt feelings sa kanyang ginawa. Yung pagsisisi na kanyang ginawa sa bandang huli nung nare-realize niyang mali ang kanyang ginagawa. Pero, ang pagsisising ito ay mas lalo niyang sinasaktan ang kanyang sarili kasi lumalayo siya at ang kanyang desisyon na ginagawa ay parang okay, dito na lang ako, tuloy-tuloy na ito, masama naman ako. Parang ganun ang ano niya eh. Isa din sa dahilan ay dahil hindi niya napaglalabanan ang mga taong nakapaligid sa kanya. So nung time na ibininta, ang kanyang, nung una nga sabi nga sanla eh, tapos nung kalaunan sinabi niyang binta. Nakikita ko kay Bong yung parang nare-realize niya agad na nagkamali siya. Mayroon siyang realization eh. Yes, nagkamali siya. Bininta niya eh. Alam niyang may pagkakamali siya kay Mr. Kabisnes at Mrs. Kabisnes. Pero ang solusyon na kanyang ginagawa, inilalayo niya kanyang sarili at lalo niyang ibinabagsak. Lalo niyang kumbaga ibinabaon sa kaira. Plus, eto na ang nangyari. Nalaman niya, tumitikim na siya ng pinagbabawal. Ang nakikita ko doon, yung bang tipong, sige, sirain ko na lang ang sarili ko. Sisirain ko na lang ang sarili ko. Parang, ano na niya eh, parang scapegoat na niya para makalimutan ng lahat. Dagdag pa dito sa aking pag-aanalisa ay yung depression na nangyari sa kanya dahil una, hindi niya nakuha yung kanyang kagustuhan. Isa sa kanyang kasi dream is makapag-asawa. Maaring sabihin natin na naghiwalay na sila ni Clarissa. Kasi wala nang pakialam sa kanya si Clarissa at hindi na siya makakabalik doon. Yun ang pahayag sa kabilang kampo. Pero sa kanya, maaaring nandoon pa. Iniisip niya, expected pa niya na maaaring itong pag-uwi ni Cla ay mangyayari ang kanyang iniisip. Kasi yun ang nakaprogram sa kanya eh. Kaso nga po,
hindi na siya napansin, hindi na siya pinansin. So nagkaroon siya ng mas lalong, umaga nadagdagan yung kanyang depression sa sarili. At ito ang kanyang solusyon. Yung bang, sige, kung wala man lang magmamahal sa akin, gagawin ko ng pariwara ang buhay ko. Nakakatakot yun, mga idol. Ngayon, ano ang posibleng solusyon para magkaroon ng prevention, mapigilan ang bagay na yan? Una, nagdesisyon ang kabusiness na tumira si Damo sa bahay ni Bong. Maging kasama ni Bong si Damo. Eh kung mas lalong lumayo si Bong, ibig sabihin, mas lalo siyang hindi na bumalik sa bahay niya kasi alam niya na nandun na nakatira si Bong kasi ay nandun na nakatira si Damo. Kasi si Bong kasi, di ba, kapag hindi niya gusto ang isang desisyon o ang isang bagay, lumalayo na lang siya eh. So yun ang isa sa nakikita ko, paano kaya kung ayaw niya si Damo at lalong hindi na siya bumalik doon sa bahay nila. So mas lalong malaki ang problema. Magkakaroon ng kumbaga pagkakataon na magpatuloy at lalong lumala ang pagiging taong grasa niya at maaaring ang paggamit niya ng pinagbabawal. Sa ganitong pagkakataon, ako ang aking nakikitang solusyon dyan is hindi natin pinangungunahan si Mr. Kabusiness, pero ang ibalik siya sa institusyon. Ibalik siya sa institusyon at kailangan tapusin niya yung programang kinakailangan. Bakit? Kasi una, nung nakita natin si Bong na in love siya, nakita natin yung pagbabago eh. Diba? Nung nagkaroon sila ng teleserye ni Juice, ang magandang bagay sana yan. Kasi na-express niya, although pwedeng sabihin natin na iyan ay isang kaparte lamang ng teleserye, hindi maaring totoo sa totoong buhay, hindi natin makustyon eh kasi naputol eh. Naputol yung teleserye na yan. Hindi nagtuloy dahil hindi na nga bumalik si Josa. Pero kung nagtuloy yan, ano kaya ang posibleng mangyari? Ano? Kasi nakita natin na naging positibo uli si Bong. So ang susi talaga dito is kung mayroon talagang taong magmamahal kay Bong ng totoo. Kaya nga lang, paano siya mamahalin sa ganitong sitwasyon? So kailangan talaga baguhin siya. E-repair siya ng maayos ang kanyang pagkatao, ang kanyang sarili, putulin ang kanyang mga bisyo. So rehabilitation ang kailangan talaga. Pag na-fully, ano na siya doon sa rehabilitation, nagbago na siya, pag okay na siya, then dito, posibleng makakita siya ng kanyang pinapangarap na magmamahal sa kanya. Susi lang talaga sa kanya is yung may magmahal sa kanya. Kaya ako, mga idol, tinitingnan ko ang sitwasyon ni Bong na hindi ko siya kinokondena sa kanyang mga ginagawa. Pagkabigo ang talagang malalim na dahilan. Pagkabigo sa mga pangarap, kagustuhan ni Bong, yun ang dahilan kung kaya't gusto niyang, kumbaga, sakta na lang ang kanyang sarili. Gusto niyang pumunta sa lugar na kanyang kinalakihan ang pagiging taong grasa. Kaya lang, siyempre, hindi naman papayagan ni Mr. Kabusiness kasi nga, diba, mahal naman nila si Bong at itinuturing na kapamilya. So, dito, maraking tulong talaga. Hindi man gusto ni Bong, kailangan mapunta siya sa institusyon or else makuha siya ng mga pulis. Mas nakakatakot yan. Mas nakakatakot yan. Alam niyo po, mga idol, nakakaawa. Sobrang nakakaawa si Bong. Sa akin, hindi ko siya kinukundina sa sitwasyon niya, pero awa ang nararamdaman ko sa kanya. Awa in a way na biktima siya ng mga ano eh, biktima siya ng panahon. Biktima siya ng panahon na kung saan hindi nabigyan ng pagkakataon na mabigyan siya ng pag-asa sa buhay. Buti nga lang, ano po, nakakuha siya ni Kabusiness. Dahil kung hindi siya nasagip ni Kabusiness, malamang sa ngayon, dalawa lang yun eh. Wala na si Bong. Pwedeng-pwede yan. Biktima lang siya ng mga nakaraan. Marami ang mga nagsasabi sa comment section. Maraming mga negatibong ipinupukol sa kanya. Well, interpretation nyo yan sa mga pumupukol sa kanya. Pero ako, mananatili ang aking stand sa kanya na si Bong ay nagiging ganyan lang dahil sa mga karanasan niyang pinagdaanan, mga kabiguan na nangyari sa buhay niya.
yung mga hindi na hindi niya natupad na mga naisin sa buhay niya. At dahil diyan, mas gusto niyang parusahan ang kanyang sarili, pumunta sa bisyo at bumalik sa kanyang pagiging taong nasa. Maaring pwedeng subukan natin na ang solusyon nito, ayaw man ni Bong, ibalik siya sa institusyon. Naniniwala ako na ito lang ang pinakamabisang solusyon para magbago si Bong. Kaya nga lang, tulad yung sinasabi natin, discretion pa rin yan ng Kabusiness family. Discretion pa rin yan ni Mr. Kabusiness, ni Mrs. Kabusiness, kung paano nila gagawin. Sana lang, ano, yung pagpunta ni Damo, kung doon siya titira, ay sana lang makuha ang kalooban ni Damo. Ang kalooban ni Bong makuha ni Damo. Dahil kung makukuha yan, malaking tulong yan para ma-minimize ang kanyang galawan. At least kahit papano, yung mga taong pumupunta sa kanya, kasi may mga taong pumupunta sa kanya, ay mabigyan siya ng distansya. Kasi siyempre, may tao nang nagbabantay kay Bong. Pero, papano na lang kung tuluyang lumayo si Bong? Tuluyang lumayo siya, hindi na siya umuwi sa bahay niya, tuluyan na siyang magpapakalayo-layo. Magpaganon pa man, hindi rin natin masisisi ang Kabusiness dahil pinakita nila ang pagmamahal kay Bong. Choice yan ni Bong. Kung saan man siya mapupunta, kung ano man buhay ang mangyayari sa kanya, choice yan. Ang nakakalungkot lang sa pangyayaring itong mga idol na minsan may isang taong nangarap na baguhin ng buhay pero napaglaruan ng tadhana dahil sa kanyang mga kabiguan. Comment down below mga idol. Ako po si Taong Gala. Bago po magtapos ang ating reaction video na ito, sana po ay follow natin ang Mrs. Official Kabusiness Family and si Papa Dins. Sama natin ang ating mga kagwang Intoy, kagwang Buknoy, kagwang Bay, kagwang Bong, sama natin siya, kagwang Bogie and kagwang Burnok. At syempre mga idol, ang ating mga kapwa reactors ng Kabusiness, andyan din po isama natin si Wakiwak TV, Imas TV at saka si Papa Sundot. Hanggang sa muling reaction mga idol, pero pa-comment down below kung ano naman po ang inyong sentimento. Again, sa uli, bago tayo magsarado, ito po ay personal ko lang pananaw. Hindi pa rin po ito kumbaga makakasaklaw sa desisyon at anumang plano ng Kabusiness. Sa lahat ng aking mga sinabi, si Mr. Kabusiness pa rin po ang mayroong karapatan at desisyon kung ano ang nararapat para kayo. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo'y lahat ay magkakasama. Tayo'y lahat ay laging masaya. Pagtulong nyo ay sigurado. Pagkat mayroon kayo sa mga Kabusiness, sa makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabusiness Official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga Kabusiness, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po.